Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Carlos Eslavra, your Pangasinenset Wanderer. So andito tayo ngayon sa Carabao Island at eto, kakarating ko lang dito from Santa Fe Port going here sa Saed Port dito sa Carabao Island ay nag-pump boat ako, which is 100 pesos yung bayad sa pump boat at 10 pesos para sa terminal fee. So ngayon, nag-prepare ako para mag-land tour at hinihintay na ako ni Kuya. Guys, if you haven't watched my Tablas Island travel vlog at Romblon Island travel vlog, I'll put the link below para naman makita nyo kung gaano kaganda ang Romblon or Tablas at Romblon Island. Pero bago ang lahat, syempre, pag may travel, merong room tour! Ayan! Akala mo, laki ng room eh. So, ito yung bed. Ayan, yung mga gamit ko. Ang kalat. Meron tayong TV, table, at saka syempre aircon. Then, ito, salamin. Ayan, mirror. Para kita natin kung pogi. Then, itong bathroom. Ito. So, sorry kasi medyo nagamit ko na siya. Ayan. Ito yung buong room. So guys, ito yung room ko at nabook ko to dito na sa Carabao Island at ang pangalan ng hotel na to is Teresa Hotel dito sa Carabao Island. Pwede nyo siyang ma-check sa Facebook yung mga updated rates nila sa mga room. So, etong nabuo ko kasi 1,000 per night siya with aircon na din siya. So, eto. Okay na din siya for solo travel. This is the view from my room. Eto. Facing beach siya. Ayan. Sobrang yung sand napakaputi at sobrang pino ng sand dito, guys. Sabi nga nila, Carabao Island is a sister island of Boracay. So, makikita nyo naman guys, mala Boracay talaga yung island ng Carabao Island. At saka konti lang yung mga turistang nagpupunta dito dahil, ayan, hindi pa siya masyadong kilala dito sa, ano, sa atin. So, mamaya i-update ko kayo sa mga pupuntahan namin. By the way, yung nakuha kong tour dito guys, yes, 500 pesos, good for one day na yon. So, i-maximize lang natin yung mga pupuntahan natin. Kasi nakarating ako dito mga magti-10 na. So, sana kaya nating puntahan lahat. So, ayan. Update na lang. So, bye-bye! Nandito na tayo sa pinakasikat na coconut tree dito sa Carabao Island, ang nag-iisang leaning coconut dito. Ito yung pinakasikat na coconut dito, coconut tree. Ayan. Dito ang maraming nagpapa-feature dito, nakikita mo sa Instagram, sa Facebook. Ito talaga pinakasikat. So guys, dito pala yung Inubahan Beach at dito located yung leaning coconut na sikat dito. Ito. Pag nagpunta kayo dito sa Carabao Island, visit nyo to. Don't forget to visit this leaning coconut na to. Sobrang sikat na sikat to dito sa Carabao Island. So, ayan. Makikita nyo naman itong isang stretch ng beach na to is para siyang Boracay. Sabi nga nila, di ba, itong Carabao Island ay sister island daw ng Boracay. Ito na tayo ngayon sa Tagaytay viewpoint. Ito, overlooking siya dun sa Boracay. Ito ata yung Boracay. So, makikita guys, ito na yung treehouse na pupunta na. Makikita mo dito yung Boracay na.
Ayan, ito pala si Kuya Erwin, ang tour guide ko dito sa Carabao Island. Ayan, kung mag-a-avail kayo ng tour guide guys dito sa Carabao Island, kontakin nyo si Kuya Erwin. Ilalagay ko siya sa description box yung contact number niya. Yung updated daw, kasi daw yung dati niyang number is wala na, nasira daw yung SIM card niya. So, eto ilalagay ko yung updated na contact number niya para makontakt niya. So guys, eto yung Boracay Island, yung nakikita nyo. Ayan, sobrang lapit na lang siya dito. Eto yung facing ng Coca Beach, tapos sa likod nun, yan naman yung mga Station 1, Station 2. Ayan, sobrang ganda ng view dito. Sobrang hangin, ang presko. Ayan. Welcome to Cathedral Cliff Jumping. So, ito yung Cathedral Cliff Jumping. Ito yung sikat na cliff jumping dito sa Carabao Island. Ito, pababa na kami dito kung saan nakikliff yung ibang turista dito. Ito, pakita ko sa inyo. So, ito guys, ang Cathedral Cliff Jumping. And yan, sana nakita niyo maayos. Halo na tayo dito sa pinakamataas na... Ito, papakita ko sa inyo. Ito, pinakamataas, 23, no? 23 feet to. So, ayan yung tatalunin natin. Siyempre, kailangan ng life jacket dahil hindi naman tayo masyadong marunong mag-swimming. Teka lang, kuya, parang hindi ko naman kayo sa babay. So guys, papunta tayo ngayon sa Angas Cliff and Cave at eto, sabi ni Lixia, sabi ni Kuya, maganda daw doon. Medyo struggle yung pagbaba, papunta doon. Pero okay naman, titingnan natin kung maganda. So, pero nakikita ko naman dito, yung sa view pa lang dito, maganda na. Ayan, papakita ko yung daan guys. Hirap lang. Ayan, medyo mahirap lang. Parang trekking siya. Ayan. Careful lang guys, magpupunta kayo dito. At nga pala guys, sabi ni Kuya, si Kuya Erwin pala kasi yung nag-guide kay Ave Lavinit, isang sikat na vlogger din dito sa Pilipinas. Ito daw yung pinuntahan niya din, unang pinuntahan niya dito sa Carabao Island. So guys, pumunta kayo dito, hanapin niyo si Kuya Erwin. Siya yung kunin yung travel guide dito. Ipapasyal niya kayo sa mga magagandang tourist spot, tourist destination dito sa Carabao Island. So wait lang guys, stop muna ako mag-vlog kasi medyo matarik yung daan. Dapat pala yung isang chinelas yung sinuot ko. Yung medyo So, eto na guys. Ang ganda na ang view. So guys, eto yung makikita nyo dito sa Angas Cave. Eto yung dito. Ayan. Trimite natin kanina. Ayan. Tapos yung cave dito. Ayan. Makikita nyo yan pag pag manood nyo yung video ko.
Ito yung dagat. Ganda. Konti pa lang daw pumupunta dito eh. So, kasi medyo malayo siya at medyo masikip yung daan. Pero pag punta dito guys, sulit na sulit. Ayan. So guys, nandito ulit tayo ngayon sa Lanas Beach at ngayon isi-catch lang natin yung sunset dito dahil at dito kasi yung naka-focus yung sunset. So eto. Ayan. Nakikita niyo, ayan, hindi siya nagpo-focus eh, pero ayan. Diyan lang siya. Hintayin natin kasi nagta-time-lapse ako eh. So ipapakita ko muna yung ibang site dito. Dito sa Lanas Beach. Mamaya guys, pabalik na kami dun sa hotel kung saan ako nagstay at medyo magpapahinga muna ako dahil medyo pagod ako. So, sarap mag-relax dito kahit mag-isa ka. Mas, alam mo yun, mas nai-feel mong nakakapag-relax ka. Ayan. Plus the view. The beach. Ayan. So, sobrang relaxing talaga. Good morning guys! Sa fresh uwi. Ayan, wala pang masyado. Ayan! Fresh naman! Ayan. Morning! Dito na ulit ako ngayon sa may Inobahan Beach. Tapat lang ng hotel ko na pinagstayhan. At eto, dapat ika-catch ko yung yung tawag doon, yung sunrise. Kasi hindi ko siya naabutan. Nakatulog ako kanina. So, eto, lalakad-lakad lang muna tapos siguro magsiswimming ako saglit kasi mamaya alis ko ng 9 AM papuntang Boracay naman. So, mag-aayos na ako ng gamit tapos kakain, magbe-breakfast. Eto, so far naman dito sa Carabao Island, sobrang enjoy naman ako dito. Ang dami kong napuntahan, ang dami kong na-explore dito. Dahil na rin kay Kuya Erwin na tour guide ko. Ayun, linibot niya ako dito sa yung mga hindi pa masyadong puntahan ng tao, pinuntahan namin. So, ayun, okay naman ako dito. Ayan, okay maging solo traveler. Actually guys, ang Carabao Island ay isa sa mga bucket list ko. Naakala ko magiging bucket list na lang. Pero ayun, sobrang masaya ako kasi napuntahan ko to at nakapag-enjoy ako. So guys, kung gusto nyong puntahan ang Carabao Island, puntahan nyo na guys habang hindi pa masyadong crowded. Wala pa masyadong nagpupuntang turista dito. Mga Koreans lang yung mga
nagpupunta dito kasi galing silang Boracay. May nag-o-offer kasi doon na island tour na ang side trip is dito sa Carabao Island, pero doon lang banda sa may mga cliff diving area. For example, sa may Kuding-Kuding, doon lang sila pumupunta. Hindi talaga sila pumupunta dito sa may mga beach. Pero ito kasi, dito sa beach, yung mga beach kasi dito, yung mga magaganda eh. Sobrang makikita mo talaga na white sand, sobrang pino yung sand na dito. Malaburakay talaga, guys. So, for sure, mag-i-enjoy kayo dito sa guys, Carabao Island. Grabe, sobrang na-meet ng Carabao Island at yung expectation ko na... Akala ko ano lang tawag doon yung tipong expectation versus reality, pero grabe ang ganda. So guys, this is the end of my Isla de Carabao travel vlog. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na din ang notification bell button para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko.